Hindi lang ang kalalakihan ang may pangunahing ambag at nangunguna pagdating sa ating kasaysayan. Bagkus, meron ding mga kababaihan na may mahalagang tungkulin sa Katipunan na naging tulay kung saan nakamtan natin ng tagumpay at kalayaan. Isa na dito si Gregoria de Jesus o Tinaguriang, si Inang Oriang. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang TROPASTORYA. Si Gregoria de Jesus ay isa sa mga pangunahing bayani ng Rebolusyong Pilipino noong 1896. Ipinanganak siya noong May 9, 1875 at isang katutubo ng Caloocan, isang bayan sa hilaga ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Nicolas de Jesus, isang mason, karpintero at may-ari ng ilang lupain sa kanilang lugar. Ang kanyang ina naman na si Baltasara Alvarez Francisco, isang katutubo ng Noveleta, Cavite, at pamangkin ni General Mariano Alvarez, ang pinuno ng Magdiwang Council sa Cavite at isa sa mga lokal na politiko sa nasabing lalawigan. 18 taong gulang lamang si Gregoria nang inaya ng Supremo na si Andres Bonifacio na magpakasal. Ang ritual ay ginanap sa simbahan ng Binondo. Makalipas ang isang linggo, muling ikinasal ang dalawa sa selebrasyon ng Katipunan kung saan binansagan si Oriang sa katawagang Lakambini. Isa si Gregoria sa mga unang kababaihang naging kasapi ng Katipunan. Pinasimulan ni Gregoria de Jesus ang Katipunan Woman Chapter na pinamumunuan ni Josefa Rizal. Bilang isang asawa ng Supremo, si Gregoria ang naging tagapagtago ng mga lihim na dokumentong panrebolusyon, kalakip ang mga selyo, mga kagamitan at revolver. Kasama si Bineta Javier, tinahi din niya ang unang watawat ng Katipunan na binubuo ng pulang tela na may 3 puting pahalang na letrang K. Noong May 1897, bagamat pinalaya si Gregoria, pinatay naman si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ni Gregoria si Julio Nakpil sa Quiapo Church, isang musikero, alahero at mapagkakatiwala ang kaibigan ni Bonifacio. Nagkaroon sila ng 8 anak. March 15, 1943, namatay si Gregoria de Jesus sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas.